Mga kagar, kumusta po tayong lahat? So ngayon, pag-uusapan natin yung inoculation. Dito lang muna tayo sa inoculation kasi ang daming katanungan regarding sa inoculation, mga kaagar, no? So ano ba ang kahalagahan ng inoculation pagdating ng time? Ano ba yung inoculation, no? So i-explain ko lang base po sa nakuha natin na information at saka si tinuro natin, tinuro sa atin ng ating mabuting tao na nag-share sa atin ng magandang information, na walang mangyayari sa ating farm, walang mangyayaring income pagdating ng 17, 15, 20 years kung hindi tayo dadaan sa inoculation. Dahil ang inoculation po, mga kaagar, yan po ang isa sa pinaka-importanting mangyayari sa ating farm. Dahil ang inoculation po ang susi kung paano tayo makakuha ng magandang quality at maka-income tayo ng maganda. Dahil po ang inoculation, mga kaagar, yan ay isang pinaka-importanting bagay na ititirik natin sa kahoy o i-inject natin sa kahoy. Kaya hindi tayo pwedeng magkakamali dyan pagdating sa inoculation. Dahil ang inoculation, ang susi. Ang susi sa lahat para sa ating tagumpay. Pero pag yung inoculation ay hindi natin o hindi ninyo pinag-aaralan, pinaghahandaan, sayang lang ang lahat ng pinagpaguran, naghintay tayo ng mahabang panahon dahil wala pong mangyayari. Ang masasabi ko lang, mga kaagar, huwag tayong maniwala sa mga taong nagpa-expert regarding sa inoculation. Dahil ang inoculation is napakatagal, napakahabang diskusyon sa ibang lugar. Dumaan sa trial and error, dumaan sa matinding research. Taon-taon, no? Ang kanilang ginawang study bago nila nakuha yung tinatawag na 75 to 80% na quality. Tapos dito sa Pilipinas, sasabihin nyo lang na ito yung inoculation na ginagamit natin, nila napakaganda. Kasi alam naman natin tayong mga Pinoy is napakatalino. Pero wag ninyong ipahamak, no? Wag idaan sa chamba-chamba, no? Yan yung masasabi ko lang, wag idaan sa chamba-chamba. Dahil ang inoculation, kahit totoong inoculation pa yung binibili ninyo, mga kaagar. Example, bumili ka yung inoculation sa ibang bansa. Pero pag hindi nyo naman yan sinusunod yung proper process, example, yung pagbuta sa puno, gaano karami yung ilagay na inoculation, gaano kalapit, gaano kalalim. Yan po ay kailangan po siya ay nakabalance. Dahil i-consider natin yung time frame. Dahil posible pong mamatay yung puno natin dahil napakabata, no? Hindi niya kinaya yung fungus or yung inoculation na binibigay nyo o binigay natin. Huwag natin ikumpara yung nakita natin sa mga Facebook na ang daming nakabutas, nakatirik. Dahil mga wild ho yun or ilang taon na kayo, example na, nasa 10, 15 years. So, kumbaga yung kahoy na yun is napakataas na ng immune system niya. Kaya na yung labanan. Kaya kung nag-iinikulit kayo na napakabata pa ng kahoy, nako, ang masasabi ko lang, sasayang lang kayo ng oras at panahon. Sinasayang nyo lang yung time. Sinasayang nyo yung puno. Dahil pag ini-injikan yun, hindi na yan mauulit. No? Hindi na yan maibabalik dahil namatay na yung puno. Example, hindi namatay yung puno, mali yung procedure.
Pagdating ng harvest time na inaasahan natin, nakikita tayo ng pera. Pag pinutol mo yan, dalawa lang yung kinalabasan, may laman o wala. Paano kung walang laman, hindi mo na yan pwedeng ibalik yung puno para hantayin mo naman ng ilang taon dahil patay na yan. Mag-start ka naman na magtanim. No? Yan po yung napaka-importanting bagay pagdating sa inoculation. Dahil po mga kaagar, ang daming maling information na nagsasabi ganyan pagdating ng ilang taon. Ilan ba yun? Ilang taon ba yung nila sinasabi? Nga, yung iba nga, napakabata pa. Tapos 6 months lang, harvest na. 1 year, harvest na. Siguro, kung totoo yun, maganda. Kung totoo yun, no? Kung totoo yun, napakaganda dahil andali natin magka-income, andali natin magka-harvest. Dahil napakabilis ng kanilang technology. Pero yung sa pagkakalam ko, yung technology na ini-introduce ko o yung nakita ko kasi hindi po ganun kadali. Napakatagal na proseso mga kaagar. Dadaan tayo sa kumbaga madugo na labanan pagdating sa inoculation. Kumbaga, nag-inoculation tayo, sinusunod natin yung kanilang procedure. Anong taon tayo mag-inoculation? Ilang month ba o ilang years ba tayo mag-harvest? Paano ba yung pag-harvest? Kasi yung pag-harvest mga kagar, napakalaki, napaka-hirap na gawin. Hindi, kumbaga pinutol mo lang, nandun na. Hindi mga kagar. Dahil pag wala kang target sa pag-plantation, lalo na sa pag-harvest, lugi ka sa manpower, lugi ka sa labor. No? Kasi dapat, nagsasama-sama yan mga kaagar, no? Nagsasama-sama. Step by step ang labanan. Yung position yan, step by step. Para walang masayang. Dahil ang agar, wala pong sayang. Wala pong... Lahat po may income. Basta, gamitin lang natin yung utak. Wag lang yung, research tayo, research tayo, no? Kumbaga, paghandaan. Wag mo lang maniwala sa mga sabi-sabi na wala namang proof, no? Wala naman silang prueba na ganun yung nangyari. So okay lang kung nagsasabi sila na ganun na ito nakapag-harvest kami ngayon, ganito yung kinikita namin, ganito yung kita namin, isang puno ito yung nakuha namin, ilang kilo ito yung kinikita. Kasi mga kaagar, dito sa Pilipinas wala pa nakapag-harvest. At saka mga kaagar, hindi ba kayo nagtaka? Bakit ang daming foreign buyer na pumunta dito sa Pilipinas na wala namang plantation? Napakamahal ang bili nila. Bakit hindi sila pumunta doon sa ibang bansa tulad ng Malaysia, Indonesia? May pumupunta doon pero bakit yung dito sa atin, dito sila pumupunta na alam naman nilang delikado, alam naman nilang pwede sila mahuli, alam naman nilang illegal? Bakit? Nawala naman plantation dito sa atin. Dahil napakalayo ng presyo ng wild at saka sa culture, mga kaagar, no? Hindi kayang pantayan ng 7 years, 10 years, 15 years yung quality ng wild na umabot sa ilang taon na yan. 15 years, 50 years, 100 years. Hindi natin alam yung history ng puno. Kaya napakataas ng presyo. Totoo yung presyo na yan na 500,000, 1 million per kilo to 5 million per kilo. Totoo yan dahil wild. Pero yung ini-expect ninyo mga kaagar, yung farm ninyo, dahil gumamit kayo ng inoculation, tapos ang kilo na makukuha 1 million o 500,000, sabi ng mga kaagar, malayo yan sa katotohanan. Dahil wala pang nagpa-plantation sa buong sa Southeast Asia na yung inoculation harvest nila, nabinta nila 1 million per kilo. Try nyo mag-research. Try nyo magtanong-tanong mga kaagar kung saan yung farm. Pinakamalaking farm sa Southeast Asia. Tanongin nyo, pumunta kayo doon. Kung yung resulta ng kanilang inoculation, magkano lang yung kinikita nila? Magkano lang yung pinakamataas na market? Kaya ang layo ng information na sinasabi ng iba, na magtatanim ka ng isang puno, maraming ito, magtanim ka ng kwan because
go gold, lucky with gold, ganun-ganun. 1 million, ganun yung million yung kilo. Totoo 'yon. Wild 'yon. Napaka natural 'yon, napakataas na proseso, mataas na na history ng puno na 'yan. Kumpara mo sa time sa tinanim natin na wild, yeah, yung culture, tapos ginamita natin ng inoculation na puwersa para lang magkaroon ng agar. Kaya maraming maling information dahil yung iba, kinukuha lang nila yung presyo dun sa nakita nila sa mga news or yung nakapublish na $100,000 per kilo. Hindi naman nila binasa yung buong konsepto. Paano mo yan makuha yung $100,000 per kilo? Basta-basta na lang kinuha, pinopost, ini-screenshot, pinopost sa Facebook. Kaya nagsishare ng maling information. Dahil walang explanation bakit ganun yung presyo. Yan mga kagar. Dapat alam natin ano yung inoculation. Magkano ba yung kikitain? Saan tayo pupunta? Sa sino yung market natin? Yan ang pinaka-importante dahil gumagamit kayo ng inoculation na wala namang pangalan. Eh nako. Magtatanim na lang tayo ng mais. Hindi pa tayo magutom. Dahil pag ang hirap kasi explain sa mga taong sobrang talino, no? Ang hirap i-explain. Lang sa akin lang nag-share lang, i-research natin. Ito lang masasabi ko, bakit maraming pumupunta na mga foreign buyers sa Pilipinas na ang Pilipinas wala pang plantation. Wala pang nagha-harvest. Lahat wild. Bakit hindi sila pumunta sa ibang bansa? Nanda, million yung tanim nila. Napakaraming tanim nila. Napakaraming agarwood nila. Kahit ilang kilo yung gusto nila. Pwede. Dito sa atin, kailangan pa maghanap. Kailangan mo pa magantay ng ilang araw. Kailangan mo pang makipagpatintero. Ang dami mo pang mapagraanan. Dun sa bundok, pagdating na naman sa highway, ang dami mo pang kailangang ilagan. Dahil nandun lahat ng problema. Pero bakit nandito sila? Dahil po sa quality ng ating agar na napakataas, napakaganda yung wild, no? Pareho din yan sa may ibang bansa tulad ng Malaysia, sabi sa akin. Noon, daming foreign buyer doon noon. Nung ang dami pang wild. Pero yung may batas na nagpoprotekta sa mga wild, na bawal na yung putulin. At saka nagtatanim na yung mga tao. Hindi na pumabalik yung mga ano kasi hinahanap talaga is yung wild. Dahil yung quality ng wild is umabot sa times 100 yung quality. As inoculation, napakalayo. Napakalayo sa expectation na yung pinopost sa Facebook, lalo na yung 5 million per kilo. Try nyo mag-research mga kagar sa mga farm sa ibang bansa. Kung yung puno nila na ginamitan nila ng inoculation, magkano lang yung i-income? Totoong may million. Pero, dapat alam natin. Doon tayo muna sa farm management. Farm information. Dahil kung magtanim ka lang, dahil nahiinggit ka sa kapitbahay mo na maraming tanim, tapos magtatanim ka para ipagmamayabang mo na marami kang agarwood, ikukumpara mo yung isang tao lang, nagtatanim ng isang puno. Pero alam niya kung ano yung gagawin niya. Ikaw, ang dami mong tanim dahil laki mong lupa. Example, yung lupa mo, umabot ilang hektarya. Tausan-tausan yung tanim mo. Yung kapitbahay mo. Apat lang yung tanim dahil kanto-kanto lang ng luti niya tinatanim. Pero alam niya kung ano yung gagawin niya. Alam yung procedure. Mas malaki pa yung kikitain yung kapitbahay mo na apat lang napuno kasi hektarya-hektarya yung tanim mo. Yan. Ang totoo. Kailangan ng saktong information, kailangan huwag magpadlos-dalos at huwag maniniwala kanino-kanino. Doon kayo pupunta sa mga farmers, doon kayo magtanong sa mga tested or yung may tunay na alam. Para hindi masayang ang pera, panahon,
oras, investment. Dahil, huli na, medyo matanda na tayo. So, kumbaga, pag naputol mo na, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Magtatanim ka naman. Maghihintay naman tayo ng mahabang panahon. So, yan lang mga kaagar. Sana nakapagbigay tayo ng magandang information, kahit kunting information lang man lang regarding sa agarwood inoculation at saka sa wild at saka magkano yung kikitain. Yan lang muna mga kaagar. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe sa atin, no? Lalo na dyan sa Canada, Dubai, no? Sa Taiwan, saka sa ibang bansa, no? Tayo po ay marami ng mga nagkukontak sa atin, so nagpapasalamat ako. So, God bless po sa ating lahat. Plant agarwood for the future and for the next generation. God bless po sa lahat.